Yo guys, check. So update lang tayo ngayon ha. So ito, yung SLP natin 1.55. No, simula nung ano kahapon or mga nakarang araw, hindi na siya bumababa ng piso, guys, no. Talagang pinakamababa niya ata 130 something, 133. Yan, 127, no. Pero talagang medyo nag-i-stable na siya dito sa 150. No, kasi siguro nga tawag dito, may epekto na yung pagkawala ng daily quest, no? So, ayun yung update natin. Tapos, eto pa, guys, no? Eto kasi, marami nagtatanong kasi nga, may mga upgrade na daw. Yung Axie, di ba, sa B3. Paano daw yung mga hindi mag-upgrade? Kasi nga, syempre, magpa-farm ka. Eh, kung scholar ka lang, syempre, mas gusto mong perahin na lang kaysa i-upgrade mo yung Axie mo, di ba? So, pinaliwanag ko niyan dito guys sa aking sa video ko dito sa isa to. Dito guys sa 3 leaderboard on B3. Ayan kasi ano yan hindi by level. Kumbaga yung mga mabababa. Oh, excuse ah. Yung mga mabababa, doon lang sila sa level 1, di ba? Kaya dito, tatlo leaderboard nakalagay. So, panoorin nyo na lang to guys, ha. So, yung sagot ko dun sa sa nagtatanong kung hindi sila mag-upgrade. May leaderboard, tatlo yun. Depende sa level ng Axie mo or sa upgrade ng Axie mo, ganun. So, wala pa rin nakakaalam kasi nun guys, Kasi, pag-aaralan pa natin lahat yan. So, andito, isa pa yung tanong sa akin. Kasi meron akong kakilala, halos, apat ata yung nagtanong sa akin, Kasi, gusto lang daw nila maglaro sa Origin. Origin na sila maglalaro. Ayaw muna nila dito sa Season 20. So, safe daw ba bumili ng Axie ngayon? Ako, maski ako guys, hindi ko rin alam eh. Halimbawa, ito. Itong Floor Axie na to, $32. Hindi natin alam kung itong mga skill na to is malakas siya sa B3. No? Ngayon, kung isusugal mo, kasi sabihin natin $32, o sige, sabihin na natin magkano yan. 32 times 50. So, gagastos ka ng 1.6. No? Para dito sa Floor Axie na to. So, halimbawa, bibili ka ng tatlo. Tatlong Axie para sa Origin. Hindi para ngayon, ha? Hindi para ngayon Season 20, ha? Para sa Origin. So, halimbawa, bibiling ko tong tatlo na to. Diba? Kasi sa B3, sinabi, wala nang stat eh. Wala na yung mga stat na yan. So, bali wala na yan. So, ang magmamatter na lang dyan, yung mga skill card. No? Sabi nga nila, mas okay daw kapag meron kang free card. No? Yung energy, zero energy cost. So, ito, meron na agad zero energy cost to. Ito, yung might bite. Ay, pincer pala to. Oh, meron ka na agad. Oh, dalawa pa. Dalawa yung zero card mo. Ay, zero energy cost mo. So, sabi nila, lamang daw yung may zero energy cost sa B3. O, di pag binili mo to, masasabi na natin na medyo nakalamang ka na. Diba? Ang gagastos mo lang, $35. Diba? So, ganito yan, no? Ang sa akin lang, no? Ang opinion ko lang dyan. Halimbawa, ito, bibilin ko tong tatlo na to. 32, 35, 35. O, tatlo. Sabihin natin tatlong 35. O, times 3, times 50. Yan, 52. So, gagastos ako ng 5-2. Pero, hindi siya ngayon, ha? Pang origin ko talaga siya balak laruin. Di ba? Pero, pwede mo rin naman siyang laruin ngayon kung kaya mong sa arena. Di ba? Kasi kung mananalo ka, papiso-piso rin yun sa SLP. Di ba? Anong lamang mo kung ngayon ka bibili? Ito yung advantage mo na to, ha? Sasabihin ko, ha? Pag ngayon ka bumili, 50-50 yung chance na maging malakas yung mga Axie na pinili mo. Di ba? Nang nabili mo lang ng 5,200 yung tatlo. Ano pa? Ano pang ano mo? Halimbawa, dito guys ha, saan mo pa siya pwedeng gamitin? Kasi di ba may mga laro nga na ini-introduce ngayon yung Axie Infinity na kailangan mo ng Axie para laruin siya. So, kahit hindi ka sa arena maglaro sa future, pwede mo siyang laruin dito sa Axie Card, sa mga ini-introduce nilang iba pang game. Di ba? So, kasi kaya mo sila laruin kasi nakabili ka ng Axie. Di ba? Sabi mo 5,000, meron ka ng tatlong Axie na pwede mong gamitin sa future sa mga larong ibibuild nila. Di ba? Tapos may chance pa na maging malakas siya sa B3 o sa Origin. Di ba?
So nabili mo lang siya ng 5,000 kasi yung mga meta ngayon, hindi natin alam kung malakas yun sa B3 kasi nga yung iba iniisip sa speed. So may meron silang mga mabibilis na Axie, 'di ba? May mga combo sila. So ngayon, hindi natin alam yung future ng ng Origin. So ito, 50-50 rin na pwede siyang maging malakas, 'di ba? Sa halagang 5,000 lang na nabili mo, 'di ba? Meron ka ng tatlong Axie. Ngayon, so hindi ka bibili, sasabihin mo, hindi, hintayin ko na lang yung Origin. Para ano? Para sure na malakas yung mabibili ko. Oo nga, sure na malakas yung mabibili mo. Kasi mapag-aaralan mo bago ka bumili, syempre, di ba? Pag-aaralan mo bago ka bumili. So, sure na malakas yung mabibili mong team. Pero, yung presyo nun, hindi na ganyan, guys. Hindi na ganyan kababa. Ang hula ko, pagpapasok pa lang yung ano, papasok pa lang yung Origin, sabihin natin March, kalagitnaan ng March, magmamahal na yung mga Axie. No? Kasi, ano eh, blinded lahat eh, hindi naman alam kung ano, kung malakas yung mga nasa floor o hindi eh. Di ba? Yung ano namang ano, kaso kung halimbawa may budget ka naman, bibili ka lang ng tatlong Axie na mura. Di ba? Pero tas may chance siya na lumakas pala siya sa Origin. No? So para sa akin, hindi ko alam no kung kasi 50-50 nga eh, so sugal nga siya eh. No, sugal siya. Tas ito tulad niya ito. Sabi ko nga, 'di ba? Meron siyang dalawang pre na card, no? Tapos virgin pa. Oh. 'Di ba? Mabibili mo lang siya ng $35, 'di ba? So ano to guys eh, para sa akin lang to, opinion ko lang to ah, no? So para sa akin, okay bumili ngayon. Yung may mga budget lang na may pangsugal lang sila sa mga gantong way, no? Sa mga gantong sitwasyon, no? Kasi pwedeng hindi rin sila maging maganda sa Origin, eh. 50-50 nga, eh. Diba? Pero magagamit mo pa rin siya sa ibang game. Diba? Ang point ko dito, mura kasi yung Axie ngayon. Pag lumabas yung Origin, lumabas yung B3 or yung land malapit na, hindi na ganyan kamura yung mga Axie, guys. Diba? Ngayon, kung ayaw mo na talaga sa kanya, di padala mo siya dito, di ba? Padala mo siya dito. May chance ka pa manalo. Di ba? Sa murang halaga. Kumbaga sa akin lang guys, hindi na, sa paglumabas na yung ano, yung Origin, malapit na lumabas yung Origin o yung B3, hindi na natin makikita ang ganito kababa yung mga Axie. Tingin ko lang yun ha. Pwedeng mali ako, di ba? Ayun lang yung sa tingin ko. Sayang nga eh. Pero sa bagay, nakabili naman nga ako eh. Marami na ako nabili eh. Ano, may mga namalengke na rin ako dyan. Diba? Panghanda rin yan sa B3. So, ayun lang guys no, sa mga nagtatanong sa akin. Tapos dito pa, tignan natin yung mga balita sa Twitter. Si Jihos, marami siyang ano, tweet. No? Marami naman talaga siyang tweet pag ginaganahan siya. Kaya lang, ayan. Yung mga information na pwede nating makuha is limited pa rin. No, ayan. Parang nag-ano lang siya, nagpapahype. Mga ano, ayan. Hindi, sa Axie Infinity pala to. O, ayan. No, tsaka ang maganda rin is ito, si Philip La. Si Philip La kasi, eh, di ba alam naman natin, galing siya sa Pokemon Go. Di ba? So, siya yung sa developers ngayon ng Land at Origin, siya yung humahawak, no? Ayan. Pag nakapalo kayo sa kanya, pwede kayo mag-suggest ng mga gusto nyong sabihin. Ayan. Ayan, ito. Will Origin Axie be special in Origin? No. Kumbaga sumasagot talaga siya, eh. Diba? But that would make sense. Ayan, sabi. So, marami siyang anong dito, guys. So, ini-entertain niya talaga yung mga player, no? Yan si Philip La. Nagaling sa Pokemon Go na sumasarap siya pag Biyernes si Philip La. Kaya masarap kausap yung pag Biyernes. Eh. Ayan guys, no? So, ayun lang muna yung balita natin, no? Ayun lang yung update natin dito sa marketplace. Ayun lang yung sinabi ko. Sinagot ko lang yung mga tanong ng aking mga brad at kaibigan na kung gusto nilang bumili, nasa kanila yan. Di ba? Kasi malaki yung chance. 50-50, di ba? Sumusugal ka nga ng ano eh, maliit yung chance eh. Diba? Yung pang 50-50. Tsaka yung 50-50 mo, lamang yung ang hirap ipaliwanag, you know? Kasi, magagamit mo pa rin siya sa ibang game eh, kahit nasabihin mo hindi siya lumakas sa Origin eh, di ba? So,
Ang point ko lang doon, hindi na natin makikita ang ganito kababa yung mga Axie natin. Yung mga Axie sa marketplace, pag lumabas na yung origin tsaka yung land. Ayan lang guys. No? So kung gusto nyo bumili, nasa inyo pa rin yan. Hindi ko kayo pinipilit. Hindi ko kayo sinasabihan na mag-invest dito. Diba? Kasi yung iba sinasabihin, hinahype ko na naman sila. Eh. So hindi ko kayo hinahype guys ha. Sinasabi ko lang yung aking aside. No? So ayan lang guys. No? So kung gusto nyo mag- magkaroon, no? Mag-update lagi araw-araw tungkol sa Axie Infinity. Subscribe na kayo at hit nyo yung like button guys para makatulong sa ating channel, no? Maraming maraming salamat sa inyo. Alam nyo na. Peace out.